Nestor, kumusta ang kalagayan itong apat na biktima na nagpapagaling pa sa ngayon? Malubha pa rin ba ang kanilang kondisyon? Sa ngayon, Ella, ito nga ay under observation at stable naman yung kalagayan ng tatlo, maliban na lang dun sa isa na under operation nga dun sa kanyang kalagayan matapos itong mabalian ng buto. Marami ang nasaktan at nasugatan sa nangyaring pagbagsak ng ikalawang palapag ng isang simbahan sa barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Nangyari ang insidente habang nagpapahid ng abo nang biglang bumagsak ang ikalawang palapag ng kahoy at marami din ang nadagana nito. 55 dito ang kabuuang dinala sa hospital, subalit marami na rin ang nakauwi sa kanilang mga tahanan matapos magtamo ng minor injury. Ayon kay Gina Aison, ang head ng MDRRMO ng San Jose del Monte, apat na lang ang minomonitor nila na nagpapagaling ngayon. Dalawa rito ay edad 82 at 70 years old at nasa Skyline Hospital. Isa naman ang 64 years old na nasa Grace Hospital. Stable naman anila ang kalagayan ng tatlong pasyente, maliban na lang sa isang 49 years old na under operation dahil sa tinumonitong bali sa katawan na nasa Qualimed Hospital. Sa ngayon po ay out of 55 na injured po yesterday, may apat na po tayong closely na minomonitor namin na naka-confine po sa iba't ibang pribadong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Isa po doon ay need na po ng surgery dahil po meron siyang wrist fracture po. Ayon pa kay China, sinagot naman ng Diocese Malolos, LGUs at City Government ang gastusin sa mga pasyente na na-ospital. Maging ang gagastusin sa operasyon at pagpapalibing sa namatay na 80 anyos na lola na inatake sa puso matapos na masaktan sa nangyaring insidente. Sa ngayon, pinasara na ng City Government ang nasabing simbahan at kailangan pa rin itong imbestigahan lalo na delikado ang lugar upang wag nang maulit pa ang nangyaring may insidente at wala na rin masaktan sa nasabing simbahan. At yan, Mutilites Live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.